So, dito tayo ka Cavite. Naghihintay tayo. Hindi ko pa nakawal sa pandoktor eh. Pero mabait yung nurse kanina. Pasok niya 6:30 Pinoy. Sinamahan niya ako hanggang sa matagpuan ko yung kung nasaan siya. Tapos, pagbukas namin ng pinto, merong nurse na taga-recovery nurse. Parang doon siya nakatoka sa recovery patient. So, tinanong niya, pumasok sa loob, nasa surgery pa si Talia. So, hintay muna ako dito. O, naiiyak ako eh. Wawa naman. So, yun, balita ako kayo Cavite ha. So, Cavite, wala pa akong idea kung minor surgery ba yun or major surgery. So, hindi ko alam kung uuwi ba siya o mag-i-stay pa siya. So, hindi ko pa sigurado kung ano man. Pero may dala akong gamit kung ano man kailangan niya. Tsaka ano lang, 11 minutes lang ako sa bahay kung kailangan niya ng gamit. Madadalang ko siya at saka ng pagkain. Nakakalungkot lang kasi hindi ako sanay na mag-isa. Ako ay lagi nakadepende sa kanya. Hindi ako nakakatulog ng wala yun sa tabi ko. Kaya hintay-hintay lang dito. Sabi naman na ipatapos na. 2 oras daw yung surgery. Hindi ko pa alam kung ano yung surgery. Sana naman minor lang. Para naman kahit paano ay mabilis siya makarecover. So, antente muna tayo. Nakakagulat lang kasi umalis ako sa bahay, okay yun. Gumising ako na alas 4, gumising din siya. Tapos, tumabi sa akin. Binigyan pa ako ng isang basong tubig. Tapos, nag-message siya ng mga around 6:30 siguro, mag-aalas 7. Sabi niya sa akin, good morning, I love you, just woke up. Sabi ko, okay babe, ingat ka sa trabaho, ganyan. Tapos sabi niya, nakarating na ako, andito na ako sa parking lot. Tapos pag sabi niya, nandito na siya sa parking lot. Sabi ko, okay babe, I love you, I see you later. Tapos nung break time ko, mga alas 10:30. Manugat na sa emergency room na agad. Tapos ay kausap ko siya, tapos nawala na. Tapos sabi nung nurse, itatransfer daw sa malaking ospital kasi nagdudugo yung... Hindi ko alam kung alin yung nagdudugo eh. Basta hindi sa labas ng katawan niya, basta internal. So kailangan daw maoperahan agad. Itatransfer daw sa malaking hospital. Kaya nandito ako sa malaking hospital. Dito ako sa Stone. Oh, mahal pa naman dito. Sana okay lang insurance namin. Insurance naman kami syempre. Kaya lang eh. Kailangan mo dyan na mag out of the pocket eh. So, yun na nangyari. Tapos hindi pa ako mapakali kasi sa trabaho, ayaw ko naman mawala yung sabi ko, paano ko uwi? Eh, nagkaroon ako ng problema dati nung umuwi ako. Kaya naman ako umuwi nung kasi wala nang ginagawa, tapos tuloy pa yung bayad sa akin. Eh, umuwi na ako, yun pala, okay lang yun. Tapos binigyan ako ng points. Tapos after noon, kanina hindi na ako makauwi. So, tinis ko lang. Sabi ko, sige lang, makaka-uwi din ako. Pagka-uwi ko naman, hindi ko na siya matagpuan. Nag-aantay na lang ako ng tawag ng nurse. Nagluto ako ng sopas, tapos nagluto din ako ng ulam ko kasi kailangan ko din kumain. Kailangan ko din magpalakas kasi kapag manghihina ako, dadalawa na lang kami dito. Wala na siyang asahan. Pero nakiusap ako dun sa nanay niya na pumunta dito. Hindi rin daw makakapunta kasi kapapasok lang ng trabaho. So, kaya ang hirap nang walang
kasama. Ang hirap na walang kapamilya dito. Hindi katulad dyan sa Pinas. Uy, kumari, pabantay naman ako ng bahay. Walang ganun eh. Di ko panpapakain yung pusa. Kalimutan ko na eh. So, yun ang nangyari po. Kaya, antay-antay lang ako dito. Hindi naman ako alis dito eh. Tsaka hindi na papasok bukas. Kahit pa si Santay nila ako. Wala akong pakialam. Ano nga? Kailangan ay family first. Tingnan nyo naman na rin hospital. Wala may mall eh. Yung, meron ding Starbucks doon. Kompleto na. Doon ang waiting area. Diyan. Ayan, tagal pa. Masakit ng puwit ko doon. Hindi na naman ako. Ayan. Tingnan nyo ka, wait eh. Pwede ako matulog din eh. Ang gaganda ng couch. Pag hindi pa siya nalabas, kahit anong oras siya lumabas, ay didinig lang ako. Kukuha na lang ako ng blanket. Basta ko din niya, antayin ko siya. Di pa nalabas eh. Wala pa yung aking kachokarang nurse. So yun. Medyo nakakainip nga lang. Ayoko namang umuwi. Mag-isa din naman ako doon. Di dito na lang ako. Samahan ko siya, no? Pero pag alas 8 na, uuwi muna ako. Papakainin ko muna yung mga pusa. Tapos babalik na lang ako. Kunan din yung security guard. So, check-check ko lang. Antay lang ako ng doktor eh. Di pa natawag ang doktor. Okay, nangyari na. So, mga kawiti na ako ko na yung doktor. Kakaunin daw niya ako dito. Susundin daw niya ako. Pero hindi pa nagising si Talia. So, naghihintay lang ako dyan sa pintong yan. Wala na ako na lang tao dito, tsaka yung lalaki. Wala pa. Naghihintay pa ako. May iba nandun sa labas, kita niya. Nandito ako sa labas. Pero may bata dun. Ba't nakapasok? Tapos ako nandito. Yan. Parang sa pelikula, dyan nalabas yung mga doktor. Anti-nausea medicine, because I felt like I'm going to throw up. Hey babe. Are you excited? I made soup. Oh, so sad. Bertie was asking, and I was like, can we just try to find them. We don't have one here. Are you sleepy? Are you sure? Apple juice. Yes, please. And I love you. I love you too. Do you love me? A lot. Mm-hmm. Close your eyes.